Hey, what's up guys? It's us again. Katapos na namin mag-inat-inat. And... Tapos mo yung mismong audio. Ha? Tapos mo yung mismong music. Yeah. Direk! Kinga naman, Direk! ano yun, manual? Anyway, so it's game one. It's Fnatic versus... Oy, Fnatic EG Nav, tol! Yeah, so... Sa palagay mo, sa current lineup nila, actually... Start na we should go in game already. Strip cam, part-time natin 'yan eh. Pang dragon ano 'yan eh, pang dragon purpose only. Pang magalawang dragon ba 'yan, bro? Oh, sakit mo na 'yung BG music. Yeah. Yan tol. Anyway, nice. so the lineup is it's EG versus Fnatic. EG having Necrolite according Necrolite sabi ni ano, di Black. Sabi ni Black kanina si Necrolite, so we have Necrofoss. Necrofoss on... We can check the, ano naman eh, the lineup na lang instead. Right, yeah. So, sumail with the Necrofoss, RTZ. RTZ, it's so easy for RTZ with Arc Warden, Fly on the Silencer, S4, the Brewmaster, and Crit with pero, the Earthshaker. Pero look at Fly, oh, nangangalib na siya dito, tamang hampas lang ni DJ. Nangangalib na siya, right click lang ni Kuya DJ. Pero si DJ ang nangangalib dito dahil nandun si S4, tamang Brewmaster lang dun. Oh, papakilala ko naman yung Fnatic to la. So, itong si Jabs, gamit niya ngayon si Bane, Abed with his Alchemist, DJ is gonna use the Earth Spirit tulad nung kanina, MP is gonna be playing Tiny, and then Ice, wow, Ice will be playing the Enigma close that. Ano bang mapakita ngayon ni Kuya Ice? He already has one deny, as you can see, I think we can do... Okay na yung Wepas? Kayaan natin si Wepas. Siya yung director natin. Kuya Werpa, ikaw na yung director namin for now. Papakita natin yung mid lane. Ako, ang sakit lang. Hindi na ino-offline ngayon si ano, Necro, no? I'm seeing a lot of mid Necrofoss lately. Actually, this is one of the oldest mid laners before bago nagkandaleche-leche yung meta. Naging offlane. Lahat naging na-nerf. Offlane, naging carry, naging support. Bigla siyang na-buff, tapos biglang unti-unti siyang ni-nerf. Na-demote siya sa piging offlane and then parang nagiging... Right now, he's a mid with Sumail. As we all know, Sumail is one of the... most aggressive laning phase. Ayaw naman, and yan. Obviously, if yun, nahuli si Kuya Ice, but as you know, too early for that, and just see some right clicks coming down from RTZ. RTZ is playing Arc Warden, so yeah. I'm gonna see some micro skills here, multitasking with the Tempest Double. Alam mo, napansin ko sa meta ngayon, yung carry ng Dire na pupunta sa bottom. Yeah. 2-1-2 yeah, pa rin, pero yung carry ng Dire napupunta na sa bottom, in the off lane. Tinatapat sa ano eh, sa safe lane eh. And there's an engagement F4. Coming from Tiny. Running low, Jabs, wala siyang brain sap. Si Jabs. Fly, tamang normal lang dito. Oh no, Jabs, so, one more right one click. One more, he's alive. Magic one. Ay, ako pinatulog yung sarili that's niya. That's a nice kill, that's a nice play coming from Jabs right there. Lahat kinamit na niya para mabuhay siya. Magic one, magic stick, tango, patulog, lahat na. Lat na, sige na Jabs, ikaw na. And then we see Abed gaining an HP advantage over Sumail. Ice just doing a 1v1. Ang gagawin mo Ice right now. Masyadong malapit dito pero look at that, ang sakit. Quite dangerous pero di na block, ginagamit niya yung ano niya. Ang sakit ng flux pero DJ went in. Look at Crit running low. Sinamaan ng stun. Ang sakit ng right click pa and First blood. Crit ang ganda ng ano. First blood. Ang galing ng ginawa ni DJ for the save. Actually. He went in pero look and at that. Tiny also going up for an engagement. Esper gonna go down. Is MP going to go down? No. Hindi sapat yung damage per second. Masakit. Masyado masakit si Kuya Silencer. Hinawaning ano eh, no? Ang ganda ng initiation ni DJ doon. They turn around the stun and then nag-malefice itong CSIS. Maganda yung save. Yung save talaga ni DJ mismo yung dahilan kung bakit sila nakuha yung first blood. And now, Jabs, hindi pinakita ni Wepas. Ano nangyari? And whoa, hinabol ni Fred. Namatay sa damage per second yun, tol. Hindi na umabot sa base. As you all know, spam naman ng Twitch chat. We're not on Twitch right now, but on Twitch chat, it's going to be time for my boy Werpas to miss all the action. ang sakit ng chemical concoction. Acid spray. Knowing na Necrofoss yung gamit ni Sumail dito, I think he can manage to like last the lane without going home.
Supposedly kasi, dapat ganun. Kasi necro siya. Oh, kasi he can just can just sustain with the last hit. With the last hit or deny, yun lang kailangan niya eh. Yun kung magagawa niya. And knowing na Alchemist is isa melee hero, may chance na sobrang lapit ng attacks niya and then sobrang ma-secure yung denies or kill. And then look at that, so Mail is spamming the letter Q here, the death pulse. At nasasaktan, naramdam naman ni Abed kung ano yung nangyari. And look at that ice again, naharangan ng Fisher Hero, pero that Flux, the Ghost, ano tawag dun sa skill na yan? Yung nangahabol ng kaluluwa? Hindi ko rin alam. Basta yan na yan, yung nangahabol ng kaluluwa. Yung mga batang enigma. Yung mga batang enigma. Kung naglalaro kayo ng Dota 1 mga kaibigan, ayan po yung tinatawag namin Code Geass. Yung Geass na ano, kailangan na lang hahabulin. Kasi yung itsura nyo talaga dati Dota 1, yung Geass. I remember that one. Oh, and ang harassment coming from EG Fly. Sakit. He's doing the masakit. Good harassment here. Ano, forcing to commit. DJ rotating down to the bottom. Para helping, bigyan, ano, space. Bigyan ng space ang ating alchemists. We all know yung OS Frog, yung napaka-balanced na stun. Naku po, ito na ay DJ, gumulong na rito sir. Makukuha ba nila yung bounty rune? Nakuha ni Japs yung bounty rune sa baba. Pero S4, tama hataw lang. Avalanche! Namatay si... Ang bigat nun, ni Brewmaster. And I think Esper is also going down here pag binato ni... Hindi sapat almost. Yung D-grab toss. Grabe, nakita mo yung init siya si Brewmaster, nadaganan. Nadaganan ka ng pana, pre. Kung nabuhay ka sa nadaganan ng pana. Ang bigat, tol. Ang bigat sobra. Alam mo yung yung pizza, pre. Alam mo yung dough? Pag binagsaan ka ng panda, pre, puga. Bakit yung puwet? Bakit yung puwet? Ganun yung nangyari kanina, tol. And there's a stack coming for Alchemist. Gusto nilang gankin si Abed, pero he's wise enough to take the stacks rather than go back to lane. Yes, kasi, once na mapatay si Alchemist dito, madedelay yung kanyang gold, which is the most important factor for every Alchemist player here. Once you get the early gold on an Alchemist, sarap. Ang sarap. Magiging ninong mo yan late game. As in. Kaya kanyang sustentuhan. So, pag-aaralin ka niya sa top tier si Kuzi. Tama yan, tol. Kaya dapat, habang maaga pa, ini-invest nyo lahat ng panahon nyo kay Oy! Na-reaper side dito si DJ and he's gonna go down. Jobs is teleporting in the mid lane. He's trying to defend pero so Mail is there. Nandun si Fly. Hindi sapat. Ba't ako nag-hypecast? Namatay lang si DJ. Hindi ko rin may paliwalag yung pagka-hypecast ka dito, sir. Eh. But it's good enough. It's good enough. Look at that. They're zoning Jobs. Wala siya magagawa. Like, pag lumapit si Jobs dyan, isang stun kay Crit and some Q and silence kay Fly and they will get bursted down. Yes, and then look at Sumail. He's trying to hit the tower, but Crit, he's taken down the tower. Bakit hindi mo binigay kay Sumail, tol? Bakit binibigyan nila for more rotation? For rotations and money. Kasi, sustento. At least, ang alam ko sa meta ngayon, if you give support at least some early gold, they can create big spaces for you. Yeah, true. True that. Pero look at that, Abed. Ayun na, nag-chemical ratio dito. Galit na ang papa nyo, sir. Nagwawala na po. Naging kulay violet siya sa galit niya. Naalala mo yung tropa mo nung high school na pag inasar mo lang. Hindi na makahinga. Kaya nagiging violet. Ayun na. And Crit coming in front dive. Anong gagawin mo? Ang gandang harang dito. EP coming from MP. Ay, nakalahuli ang papa mo si RTC, sir. What are you doing? Init siya sa loop. And he's gonna go down. Oy! Magnetic field! He's awesome doing play. It! That's an awesome play from what RTC. What a play from RTC there. Dude. RTC. Hands up. Nakita mo, he teleported. He casted a magnetic field to prevent himself from dying. Almost one click away na lang yun. Actually, isang click na nga lang talaga. But apparently, na-save siya with the Earthshaker stun. Yeah, true. Walang CC na makakapag-stop sa DP nga. And he's saved for the day. But as we see also, his Crit is going to pay for Boy, shrine, it. He's not save. Going to pay for it. At ang magbabay si DJ at si MP. Susuntukan sila dito and DJ is gonna go down. Rivalry, running low, MP pala yan. Sorry, Jabs is gonna teleport out. Hinahabol siya nung kaluluwa. Crit, wala siyang stun dito, hindi sapat. And no. They're going to live for another day. Uy, si Sumil dito, Rivalry! Pwede ka malinang di ko si MP. Yung tipong, akala mo ligtas ka na, bigla mong nakasalubong si kamatayan. Naglalakad ka lang, bigla ka ng hold up. Wala hold up siya, pre, doon, nagkamali. Dinalaw ka ni kamatayan doon. Pag angat mo eh, uy. Bro. Oras ko na. Chat.
Ayaw nga pala, ang pinusa natin. Ah, ayaw mata sa tropa natin dyan. Hindi naman, tol. Kasi masyado lang ako nalibang. As in, isi-share ko pa pala tong live ko. And we have two viewers. Look at that. Fly is going down. Pero, whoa. Look at that. Nirecord mo ba? Oy, hello kay Abelus Arcantara. Shoutout sa'yo. Happy watching po sa stream natin. And what happened to you, sir? Are you recording hello? That? Are you hello? Recording that? Yeah, we're recording it. Yeah, good. Can you go back to the game now? I'm gonna share this stream. Alright. So Ice is farming up. As you can see, he's getting, what item is he getting? He has Dominator. Ah, banuna talaga ako, pre. Sobrang tagal ko. It's a Dominator mask for push. It's not a mask actually, it's a helm. Helm? Mask of Dominator. Sobrang old school nyo pare, Mask of Dominator, combination lang. Saan galing yun? Mask of Madness and Dominator, buo yun pre, bago na yun. 7.20 is coming up after this tournament. Malay natin magkaroon talaga ng Mask of Dominator dito. Fissure commitment, 0. MP is trying to defend the lane with his 3 grab. Ang ganda naman yun. Mato ni Tiny dun eh. Ganda ng tankay niya pre, nakakatakot yung tankay niya pre. Pare, hindi malunggay yung and tankay. And there's a stun coming from Cliff. Nastun ang sobrang kapit nito. Brain sap sauce. Nagkamali. Nagkakamali. Tatlo yan sir eh. Nagkamali. Mali siya ng tinaanan. So it's a dead end for him. But as we can see, there might be a trade also. But Ice escapes with a TP. Goodbye nga lang yung mga baby Code GS niya. But we're back. Ano, ikaw muna habang sineshare ko. Kasi tawag dito, kailangan natin ng audience. Kailangan tropa. Kailangan natin ng tropa. So, there's a rotation coming for Science Herb. He might be warding. We have a one viewer here. And who are you? He might be warding the Regent, or sorry, the Dire. Hi, Koya Mojo. Hi, JB. What's up sa'yo? Medyo na-late kami kasi kumain lang kami sa babaas. Kasi it's lunchtime. It's around 2:30 na pala. Yeah, it's 2:30. Dapat naliligo na kami. Pero wala pa kaming ligo. So True. Actually, pumunta ako dito nung walang ligo. Hindi ka ba natatakot? pumunta ako dito ng dalawang araw na ligo. Hindi ka ba natatakot? And there's a silence coming for black hole! Black hole from Ice. It's a two-man black hole. DJ is there. That's done. DJ, and another silence. Goodbye na nga ba? Patay tayo dito. DJ is running from their base. Fanatic. Nasa base nila. The Riverside commitment. Pero niligtas siya nung patulog. Tol. I mean, mamamatay si Ice. Pero ang galing ng ginawa ni Jabs doon. Ligtas. Pero mamamatay din siya. That's a nice save. He's trying to delay some time. Pero EG with that Echo Slam. MP coming with a comeback. Oh my god, and Crit is on trouble here. Wala siyang kakampi dito. He's trying to escape on his own feet. That tinulak was a push also from DJ. Sana mahabol niya, kaso ang bigat. Ay, tinus! Look at that. Itutulak siya pa pala yun. Pero he has the fissure to buy himself some time. Look at that block. Tingnan mo yung block ng Dominator ni Enigma. Ice. What I'm trying to say. Pinablock niya yung kakampi. Tinus yung ano, yung wagon na naman, yung crash gear. Pero look at Crit. He's surviving this onslaught. He lives for another day. Yeah, he's surviving that onslaught. Masyadong malalim yung deny ng EG doon. And ano yung more so, they got 2 kills out of that. Yeah, and at then also what? Alchemist. Yeah, Alchemist. Also, hindi nila nawabantayan yung Alchemist. As we know, bibigyan mo lang ng space si Ninong. Nag-aano pa siya eh. Nag-i-invest pa siya sa pa stocks siya. And he, as of right now, he has 4.2k gold. May kita na natin mamaya yung ano. Release spike yan eh. Magkakaroon na siya ng bitcoins, pre. Mag-invest na siya sa bitcoin mining. Invest na siya sa bitcoin mining. As of right now, ganun tayo eh. Like sa bitcoin mining, malaki investment mo. Like for regions, magkano ang regions total? I think that's about 3,800 plus 1, so mga 4,000. 4,800 or 4,900. Hindi natin alam. Malaki, malaking amount. Pero once na mag-invest ka sa bitcoin, magiging ninong mo siya mamaya. Saglitan na lang yan. Pero Enigma is doing his job, trying to push the lane at giving the bottom lane. Space. Yeah, and then the fortification is up. Fortifying the tower and the creeps. And now kunwari, nag-iisa lang si Necro. Kunwari, nag-iisa lang si Sumail. But as we see, Crit is also waiting at the bottom. Oo naman. Tamang ano lang yan eh. Tamang counter-offensive lang. Akala mo, nag-iisa ako. I have my friends here, pero hindi magagamit yung kaibigan dito. The power of friendship, mamaya pa yan. As in. Pero look at that, so Sumail. It's not coming from Crit, pero nakatakas si Ice. Akala ko magre-reaper na si Sumail dun eh. Through the three lines, bro. Pero, at what cost? Yung tower, mag-goodbye sila sa tower na yun. They have, ano,
pinush nila pabalik yung Fnatic sa kanilang lungga. And then now Fnatic's on the mid lane, walang nagde-def ng baba, fortification. Wala silang pake sa baba. Ang pakialam nila, yung investment nila sa Bitcoin mining nila, which is Alchemist going at the top lane right now. Ibinenta nila yung Tori sa baba, para lang makapag-Bitcoin mining itong si Alchemist Tol. 2,000 IQ play, and a smoke play coming from EG. Sumail, rotating down to mid, mahuhuli ata si Jabs, and here we go! Sir, that's done. Another, and then the Reaper side kill. He's gonna go down, dominating for Sumail here. Tol. Sana lahat ng smoke play sa si ganun. Ang smoke kasi sa amin, ano lang, mag-smoke yung carry mo, tapos magpa-farm siya sa may jungle. Ayun yung silbi ng smoke. Iikot lang kayo, magiging Dora the Explorer kayo. Mababad trip ka eh. As in, nag-smoke kayo, tapos biglang lumiko sa ancient. And with ice, probably going to get caught right here nung gagawin mo yun. S4, tamang hataw lang ng critical with that third skill from S4. And then Regil Crew, shoutout sa'yo. Alam kong hindi ka ng Dodota. May pasok ka ba? Hoy TL, ano na? Hindi ko TL yan. Kaklase ko yan actually dati. Sino tong Fried Shop? Si Fried Shop po yan, si JB. Ah. Si Fried Shop po pala siya, correction, hindi pala siya si JB. Oy, Enegrun, and then the Code Geass. Kaagawa na naman sa mga... Sabi nga natin. Alam ko na, naalala ko na yung pangalan niya. Sino? Yung Code Geass. Spark Rate pala yun. O nga, Spark Rate. Okay, gets. Spark rate, tapos yung flux, magnetic field, tapos Tempest Double, yeah. Pero pre, nag-smoke dito yung Fnatic, gusto ata nilang bumawi dun dahil sa pag-tugak kay Jabs. Bawian lang yun eh. Ano kayong mangyayari? Are we going to see an engagement? Here we go! Toss, avalanche, natulak, pabalik. Mabilisan nga lang pre, isang malupitang combo, nag-goodbye kagad sa mundo. Nakita mo yung kombinasyon, up, down, push, ano yun, tulak, saka pahatak. Oh pre, di ba sayaw yun? Oh, up, down. Tulak, but MP is going to get used. Dagger out. Dagger. Wait, wala nang stun yung Yules. Air lang. Wala siyang air damage. Si wala siyang landing ay damage. Nagkaroon ng mali. Tamang play. Coming from Jabs. Tapag teleport pa. Pero ang akas talaga nun eh, no? Raas, baba, tulak, atap. Parang ano yun, workout. Exercise. Ano? Workout exercise. Ganun yung pattern nila kanina dun eh. Ang ganda. And look at that, concoction, man. Tempest Domus has been summoned. Look at Flux, Abed, nag-chemical rage siya dito. RTC is on, controlling the Tempest Double here. Fnatic DJ, look at S4, he went in! S4 and there's the concoction coming from Alchemist in the silence, global silence. May stun na sarili si Abed. Si Ninong, and the Echoes lang has been committed. But there's a nice play from Jabs, hopefully mabuhay siya. But he is alive right now, probably dishing out the damage. Black hole again! Black hole coming from Ice. Is RTC in the three lines? S4 going to go down also. And the toss again. One. Oh, grabe, four. That's a really nice counterplay coming from Fnatic right there. They got Alchemist, they got four in return. Yeah. Ang nangyari, worth it ang investment ni Ninong mo. Pero tapatay natin early pa yun. Wala pa tayo sa mid game dito. It's only 17 minutes. Wala pa tayo nakita ang item kay Alchemist dito. So far, it's sobrang matumal pa. Nagkakaroon pa ng inflation. Sobrang ano pa eh. Sobrang dik. Actually, kung Alchemist player ka, sobrang dikit masyadong pa. Masyadong dikit pa rin. Like, from Necro. From even with the regions, masyado pang dikit sa Necro Fossion. But, as we already know, Alchemist already has his regions and he's just going to farm. The Southeast Asian server way. farm. Oo nga pala, shoutout kay Abed. Taga-Sika, mag-farm ka lang. Ano lang yun eh. Nagpo-push na yung mga kampi mo, it's like 50 minutes there's and then win stun. Magpa-farm ka pa din na magpa-farm. Farm bilang tropa mo, sir. Pero Sumail, bang may technical difficulties tong kasama ko, the wagon here is... Nag-addict muna ang mga. Look at Ninong, he went for the Manta style next dun sa regions niya. And look at S4, he went in. Ice, teleporting ice, out. Wala silang paluta. Hindi umabot si Crit doon. Masyadong mabagal ang reaction ni Crit. And Sumail is getting the stacks. Also, Abed is taking out the neutral creeps here. So, tamang kapera lang. Right now, as you can see also, the Regent EG is grouping up top side.
to protect the carry RTZ, which is farming the secret shop. Ang galing eh, no? Na sobrang close nung gap ng sa network ng EG. Actually, lamang pa sa network ng EG. Lamang sa network ng EG, pero yung pressure na dinidish out ng Fnatic sa kanila is on point din. And yung crush gear, nandiyan. Kay Isis kasi yan. Mata ni Isis kasi yan. Kasi alam naman natin sobrang nakakairita sa pushing eh. So, what's the play coming from Fnatic right there, which is grouping up in the Radiant jungle? An economic na si RTC dito. Level 1, but he got the Maelstrom. That's a very dangerous Arc Warden right there for Arc Warden. Kasi makakapush lang siya ng makakapush. Yeah, for Tempest Double, ay, Tempest Double plus Necronomicon, it's like times 4, yeah. Times 2. And now, Fnatic is trying to take the mid lane slowly but surely, but now they're trying to go back and then rotate to the bottom lane. Look at Fnatic, I think... They're still grouping up. Like, they're just protecting yung, ano, yung Alchemist. While true. Yung ginagawa ng crush gear ni Ice is just diverting the creeps. Diverting the creeps. So ngayon, hindi dadaan. I think yung mga creeps sa punta dun sa dadaan sila dun sa kabila, third tower, which is invulnerable pa. So, dederecho lang siya sa tore. Yes. Walang kalmot na mangyayari dyan. O, see that? Bakit pinapakita ni Weta? Pero paano ginagawa mo, Direk? Tignan mo ginagawa ng creeps, oh. Pinapakita yung creeps. So, all day tayo titingin sa creeps. Whoa! Where the dumiretso sa ancient, mga kaibigan. That's a good play from Ice. And dinelay nila yung push and then ano na? Ayun, may na. Thank you, Werpa. So we have Ice again at the top lane. And obviously, S4, failed initiation there. S4, what are you doing? Maleficent has been committed. But Crit is waiting in the Regent side, or sorry, the jungle side. The tree line and Fnatic's grouping up the middle to push the middle tower. Pero look at this, mga kaibigan, Abed, ito, nagbubunga na ba ang kanyang pag-i-invest sa Bitcoin? Abangan natin, susunod na kabanata here. EG, S4, oh, S4 the middle. There's a sleep coming from Jabs the right nightmare. There. The nightmare. The silence from Fly, saving the S4. From Fly and TP Jabs. From Crit. Jabs going to sacrifice his life while everyone is doing their own thing at the top side. Alayo si Abit, si Abit! Come on, close shot ba to? Meron ko ka TJ on the three lines. Nahabol si Sumail dito, the Jusef has been committed. MP, toss. Ang airtime niya dito. Look at that. Oh! MP with the three toss. Abit going to get stunned right there, pero wala mayangyari because everyone is at middle pushing out. It's safe. Okay lang masabugan sa sarili niya, at least safe siya. At least maputukan niya yung sarili niya. Okay lang yung maputukan niya yung sarili niya, it's safe, man. Ito. Sige. So, alright, we're back. May pinag-usapan na kami malupit. Oh, may sikreto kaming ibinulong kung nabasa niyo yung mga lobby namin dito. And there's a smoke play coming from Fnatic. Ikaw din, magsa-smoke play ka ba? Mag-smoke play rin ako, sasakay yeah, natin sila. Sayo. Speaking of smoke play, literal na smoke play ito sa stream ko. Pero okay lang yan, tol. Dahil... Wala namang mahika sa atin. Na stun! RTC goes down. And lumalabas as Sumail. Mills near. Coming dito. In. Abed, stun play. Kawawa, sir. Crit is just Necro. Waiting on the ward side. Okay. Abed again. Abed. Cool down. Ay! Umabot kay Fly! And mamamatay Fly going down right now. Ninong! Tumatrabaho na! Ayun na si Ninong, pre. Tatrabaho pa siya. Hindi pa siya namimigay, pero nagtatrabaho na siya. Nagkakaroon na output yung investment niya sa Bitcoin. Ang galing, tol. Ayun ang gusto ko kay Ninong eh. Have faith in Ninong and he will grant your wishes in return. Oh my God. And now they're taking the Roshan now. And I'm doing smoke days also, right? Tagal lang smoke mo ha. Ang tagal lang duration, tol. 5 minuto. Sa 5 minuto laro natin, nag-smoke play din ako. Shout out kay Abet. Albert Mardillo. Aha! Kung may video greet ka kay... Asan ba? Si... Ayan, wala siyang type eh. Hey, what's up, Albert Mundido? Welcome to the stream. Kung sino ka man, di ka namin kilala. Tropa ka ba namin? Oo, hindi. Sagot! Sagot! Mag-type ka. Oo, hindi. Ano na to eh?
Ang ganda ng execution ng Fnatic dito, nagbubunga lahat. Dapat pupuga kanina yung ano, yung Fnatic, bukuha dapat sila ng Aegis, kaso nakaramdam sila, nag-smoke din si Crit at si S4. Yun yun eh. Do a counterplay. Sumakto yung smoke mo dun sa smoke play nila eh. Actually, ang ganda ng synchronization niya eh. And look at RTZ, he's doing the farm. Tamang farm lang dito. Alam na natin, ito yung ninong ng kabila eh. Actually, siya yung ninong na kuripot na puro sa kanya lang. Puro sa kanya lang. Madamot siya, pero nagiging doble siya. So, wala pa rin kwenta. Hindi natin alam kung may kwenta ba siya or wala. And doble mura. Now at the rush pit. Jabs. Jabs, anong gagawin mo? Jabs. Ah, magni-ninja move si Kuya Jabs. And then, meron siyang, meron siya. Ano yan? Ito, ito, mga to, mga Giyas. Mga spark rate yan, sir. Burika. Giyas. Giyas ng Dota 1. Pero spark rate, walang idea yung fan. I think they have an idea. May word sila doon sa may malapit sa river. Pero nai-alab din ako dito sa mga pro na to, no? Like, maski wala silang wards, they know. May ano sila, may game sense sila, which is wala sa karamihan ng mga seed players. Uy, magkaroon naman kayo dyan. Pumupugak sila sa Roshan. Roshan. Kanina may words dito. Kanina may words dito, sir. Pero eh, nawala. Nag-goodbye na sila. Nag-goodbye na sila dito. And then Roshan is gonna go say goodbye ulit. And then RTZ picks up the Aegis. Yes, para mas matagal ang buhay ng Tempest Double. Look at Isaiah is trying to set them up. He just needs a good initiation here. Oops, the Cyclone from the Nay Neighbor. Grabe, MP coming neighbor from the back. Look at that S4. Naghihintay lang sila ng set. Si Isaiah is obviously ginagamit niya yung mga minions niya just to get information kung nasan yung location nila. True. Wag lang talaga nila ibigay yung gold dahil yung kill dahil gold din yan eh. Ayaw, money matters. Ayaw nila ibigay, as in, hindi nila i-give up yung mid tower kasi nandun yung pinaka-advantage nila. Wow, game sense! Wow, game sense! Wow, game sense! Wow! 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 Galing! Wow! Galing! Tap, tap, tap! Ito na! Habang si MP, pang-opeke yan! Alam naman nila yan. Hindi, pero... That's 300 gold. Yeah, 300 gold. It's still gold. Why not? Okay naman mamatay mo yung Tempest Double, pero that Tempest Gold, that Tempest Double is expiring na. Actually, regardless kung sabihin natin hindi pa mag-expire yung smoke play coming from EG, sabihin natin maski hindi pa nag-expire yung Tempest Double nun, at maski illusion lang yun, it's still worth 300 gold, which is much much more better than nothing. Yeah, okay na yun kasi naman mag-clips ka sa maliit. Tsaka kaysa mawala yung ano nila, kaysa mawala yung lane nila dahil dun sa Tempest Double, DJ, Uy! DJ! Oh no! Ayan ang literal lagang bang, sir! Team play! Napadaan yung magtropa, nakita nila yung Chica Babes. Wala akong masasabi, pre. Alam mo yung mga naaalala ko, may mga tentacles. Yung mga naiisip ko yung nakita ko si DJ nangyari sa kanya kanina. MRTZ using his Tempest Double. Lumilindol daw ah. Lumilindol daw yung base ah. Super base daw, sabi ni Yance. Gusto mo bang ano? Gusto mo bang hinahan ko? Wala tayong pasyon na naramdaman niya. Wala tayong pasyon na naramdaman niya. Pero okay na lang din niya. Para dama mo, yummy. Ano mo ba damdaman mo yung laro? And the mid-second tower goes down because of that. Deny. Deny from my size eyes. Pero Fnatic is losing space here. So far, ganun din sa EG. Pero medyo balance naman kasi yung network. Less than 1,000 gold in balance, favor of Fnatic. Like, the problem is, balance yung network, pero yung objectives napupunta lahat sa, ano, sa EG right now. Oh, tingnan mo, dikit yung network ni RTZ is just RTZ. Pushing. Like, nakikita nyo mo, nagme-meltdown ng malupitan yung bottom tower. Grabe yung, ano, Mjolnir Necro ni... RT is also at the top lane right now, cutting off the creeps, para makatulak din sila. Pero look at that, oh. Fnatic is gonna play the defense here. They only need Alchemist to farm up really fast. They only need DJ and Isaiah to set up the play really good. Ano ba itatawag natin kay Alchemist? Si Manny Pangilinan, pre. Manny Pangilinan, MVP? Manny B. Pangilinan on the play. Ninong talaga yun. kaya niya bilhin yung TB5 at ibigay sa'yo. Tingnan mo to. MP is clearing the creep wave in order for their creeps to advance here at the bottom lane. Actually, he's cutting off also, as we can see, there's a counterplay coming from S4 also. He's cutting off the creep wave at the top lane, pero makakatulak pa rin si MP right now. And as of the moment, EG is grouping up at the dire jungle with DD at the rush pit. S4 gets the regeneration and the double damage. Hey, you bottled the double damage, bro.
tamang ano lang, tamang investment lang din yan. Itinatago para for the future, magagamit pa. Look at Alchemist item. He got the Octarine Core, the standard Alchemist build that we all know nung lumabas ng Octarine Core. Oh, yung ano, yung super old school meta na nakakaloko. Yung habang magbababad sila sa Radiance, nalang life steal. Nakikipagsuntukan sila pero walang nangyayari. Yeah, we all know the Octarine Core is a good item too. Spell life steal. Mukhang nagkakatansyahan dito, bro. Mukhang nagkakatansyahan. Saka yung ano tawag dito, reduction ng cooldown. It really helps alchemists to like oh para dun sa chemical range nga. That's like ilang percentage yung CDR? Yeah, 41.25 seconds na lang yung cooldown. Then tapos 25 yung duration. Ang laking tulong din nun. And now RTC, he got the butterfly already and then jabs with the tawag dun, yung Buso Shadow Amulet Glimmer Cape. Cool. And they will see S4 with the creeps. The neutral creeps and tamagot. Pero rin niya, 200 gold. 200 gold. Pero at the boss of this type, ang buhay nga pa mamatay. Mamatay si S4 right there. Nabuisit lang siya eh. Hinahabol siya, tapos pain lang pala talaga yun, tol. Nabiktima lang siya nung creeps, man. Uy, may nag-invite sa'yo. Grabe. Sorry, bro. Cannot be. Cannot be. In-invite niya ni sino yun? Si ano? Sino yung profile picture niya? Mukha pang si hindi ako nanonood ng TV series pero that's a nice clip from MP pero mga suntukan nga ba sila so mamatay Daya handicap eh na handicap sila sir hinarangan nila pareho yung isa't isa eh kita mo yun he throw in the avalanche wala silang madaanan nagsuntukan na lang pero handicap eh pero wala na siya magagawa kumbaga mamatay na lang siya ng tunay na Pilipino. Maski okay. Hindi siya Pilipino. Koreano siya. Lumalaban, tol. Ito na, oh. Habang 30 minutes into the game, let's check out the items muna for both teams. Pakita natin. Tingnan mo yung item. Hey, so far, RTZ is going to lock down Yori as the Demon Engine Level 1 Necronomicon with the Butterfly and Mjolnir. Also, okay. The Attila and Boots of Travel. Standard, yeah. Super standard Arc Warden. Then we also have the Radiance Octarine Manta and Ring of alin yung ito Ring of Basilius. Ring of Basilius for Abed. Not really the big item right here is the Radiance, the Octarine and the dagger actually with the Manta. MP with the Shadow Blade and Echo Saber. Grabe yung talag na kinuha ni Alke. 400 contusion damage. Pangbakbakan, pre. Oo, pangbakbakan talaga. Nila. 400 damage. Meron pa dyan yung yung nung TI, yung gagawin dapat nila kay Abed. Yung pangmasakeran na. Ay, yung TI yung gagawin dapat ni Sumail. Yung pangmasakeran na. The Flux, Abed went in for the gold. RTC is gonna die here, pero that's the Tempest Double. It's Tempest still gold. Tempest Double, ang sakit, man. Pero hindi umabot yung pagpatay. And then look at that tinipan ni RTC. Typical tip. From RTC. Sampas mo kung Abed, tol. Hindi, yun? Friendly gesture. Nagiging friendly si RTC dahil walang nangyari. Wala siyang nakuhang gold, titipan na lang kita. Tama lang yan, tol. Pero look at that. Kawawa eh, no? Hinahampas niya ng Hindi umabot eh. Namatay eh. Natapos yung duration ng Tempest Double dito. Look at this. Isis is waiting for the set. MP went invis. He's trying to scout for vision here. Kakandan siya na ulit mga kuya. Dahil nakikita natin nasa top side ng middle ang Radiant, ang EG. Abed is still farming the top lane. Right now, mukhang gusto nilang kunin yung Aegis. Yeah, the safe play is Aegis. Malapit na duration ng Aegis, so it's almost 10 seconds estimate. Roughly 10 seconds. Smoke play? More or less, 10 seconds. Pero smoke hindi pa actual estimated yan. Mag-cooldown ulit yan. Ano nga ba mangyayari ulit? Sino mauuna? Sino matatalo? And yep, Ocean is up. Ayan, next 2 minutes pa lalabas. Pero look at the smoke play. The toss, avalanche, submit. Grabe naman yung ginawa niyo. Wala ka agad sa mundo si Yu Scepter. Look at that. They're trying to delay here. Lakas palayo. Look at Abed. He's gonna turn on social. Arc Warden, Lotus Orb for RTC. They're backing up. Ayan nga, taso may instant nga, taso may MP, avalanche toss. Kawawa si RTC dito. Goodbye rin si RTC, my dude. Buyback si Samil, no? Nag-buyback. Pero look at that silence and that echo slam from crit. Pero,
Ayun na ang katina. Nabibingi na ako sa silence tool eh. Pati ako nasa silence ito. Pero neighbor side kill. Look at that black hole from Ice, 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 Ice. And now he's gonna go down. DJ versus Fly again. Kung ubos nga ba, mamatay. Is going down. The earn kill. Did it. The damage per second, sobrang daming damage per second ng Fnatic dito. With that play, they're going to take the second and third turn. I think also the Baron. Yeah, kasi hindi kaya i-defend to ni Brewmaster, and then the buy box is off for Necropos and the potential carries here. No one is gonna defend this tier 3 tower. The fortification is their last resort to delay the push while pero, they're taking wala pa rin. Pero wala pa rin. Nag-Manta style para matanggal yung beer na ibinato ni Brewmaster dito. He's trying to destroy Fnatic on the offense here. How will EG defend to this, mga kaibigan? Nako po, S4 is trying to take down the creeps. Wala pa yung kakapi niya. 7 seconds for RTC to respond. They're taking the barracks. Ako, di sapat eh. Ayun na yung creeps. They're gonna give it to the creeps. Wala na. Ang bilis na pangyayari, tol. Pag umatra sila, I think pwede pa nilang matulak yung ano eh. No, because RTC is alive na. Ah, makaka-split push na naman yung Tempest. Yun yung iniiwasan nila dun eh. Look at this. Niya. Pero, Abed is going to go Flux down and defend Flux the bar. Kaso, ang sakit naman yan. Grabe naman, boy. Ang katinong Flux and then, oy, nako, tinipan. Nagkatipan naman ulit. Grabe, alam mo yung, ang sakit talaga ng Flux, tol. Kasi once na wala kang kadikit, wala kang kasama, sobrang katinong damage. Tapos nai-slow ka niya. Tapos nag-1-on-1 pa kayo. So, pero kung may kasama ka, Earthslider, creeps, unit mo, or kampi mo, walang damage. Ayun yung maganda sa ano eh. And then magnetic field is doing damage here. Oh, DJ no. Went in. Nako, it's a death. It's a suicide. EG taking the Roshan. RTC picking up the Aegis of Immortal. Jobs is running low. He's gonna go down, pero MP is there. I think he doesn't want to get Fly here. Kawawa, sir. Uy! 5 viewers, what's up sa inyo, guys? Ano bang gagawin natin sa 5 viewers natin? Shoutout sa inyo, guys, no? Happy viewing. Look at the network spike. Mukhang baba sa EG, ah. Malayo-layo pa rin. Malayo-layo pa rin yung nangyari. Ayun, dahil we know na may Alki sila sa team nila, it's up to RTC to keep up with Abed. Kasi sila lang naman daw yung ano eh, money-making heroes dito sa magkabilang teams eh. Although mas malakas talaga ang potential niya. Meron na ba nangyari sa investment natin sa Bitcoins? Meron na ba na ipamig, guys? Wala pa. Madamot pa. Shibas pa lang. Ang in-invest niya. Bro, that's an alchemist. Ito si Arc Warden. Dikit lang. And RTC, dikit lang. Sobrang dikit lang. Yeah, sabi sa'yo. Duo. Coming from Yami. What's up, my dude? Oh, shout out daw. Shout out daw from the Dragon Duo with Heart. Dali kaya natin sa Dragon to. Pakilala natin sa Dragon to. Pero EG, Smoke's Place EG. From EG. Pampahikot lang. Maybe scout someone. Yeah. Gamit na gamit yung Smoke dito. Samantalang sa inventory ng Southeast Asian Pub Game, makikita mo tatlo pa rin yung stack ng Smoke. At wala na bumibili. Hindi, kasi alam mo bakit walang bumibili. Apat yung carry. Isa yung support. Alam ng support na masasayang ang Smoke. Dahil kapag nag-smoke, magpo-farm nga lang sila. And the Tempest, gusto daw niya dalhin, gusto daw niya madala sa Dragon Call. So, magiging Dragon Trio na tayo, gano'n. Gusto ko din po kayo makasama. Out to, from Fight Chopo. Ang grabe naman talaga yung mga, ano, yung Tempest, what do you call it? Yung Mythic Field? Oh, hindi, yung ano. Tempest Double. Yeah, yung Tempest Double ni RTC. Talagang kinakatcha, walang ginagawa yung ano, yung Octarine Core ni Abed in comparison sa damage na dinidish out. Mas yung Tempest sobrang ano eh, sobrang bilis ng attack speed. It's very essential for pushing. Tapos magne-necronomicon pa to, tingnan mo. Once na ma-max out yung necronomicon traits, gotta be faithful. Another Tempest double coming from RTC. Wala lang. Oy, nag-Shibanis. Look at RTC, the Tempest Double is doing its job to clear the waves here, and then look at nasan yung totoong RTC. Nandun sa baba, kinokontrol yung poser lang kasi yun eh. Poser lang kasi yung katapat ni Abed sa tape. Kitsa mo to. Oh, habang pinakaba pa ng EG, ang tamang moment kung kailan sila magpupush dito, Fnatic as well, they're trying their best not to get ambushed here by EG. Necrophos is actually queuing up Heart of the Rust. Papakatangit talaga siya. Naku, patay tayo dito. Hindi mo na mahahawakan. Higanta butterfly, higanta heart, patay tayo dyan, tol. May kita natin yung Necrophos na tanke, man. At this game,
And obviously, we also have RTC with the Daedalus right now. Daedalus tall. With the Daegon pa si ano, si Sumila. Daegon! Parang bygone lang eh. Pero the Smoke Dagger. Smoke Dagger. Eh kasi, nag-dagger tapos nag-smoke siya. Mas mabilis ang play nga ba? And they are going to flank the bottom with Ice, defending alone. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Uy! Ang gandang courier niyan to. Ay, nilalangita ang kabayo. Siyempre, kasi pag inatake nila, magkakaalaman yung mabibisto eh. Mabibisto. And Jabs is going to be seen right there. I love you, Jace! Oh, the stun, the Lotus Orb has been used. Pero look at that stun. Shiva's Guard has been committed. Ang daming AoE effects dito. The toss from Sumail. He got the Ghost Shroud on. Look at the Daegon kill from Sumail. Look at the Jabs. So, tatago sa puno crit. Nako, Jabs. Dust. Ang sakit, tol. RTC is there. Look at the barracks. Ice also going down. Exposed na yung barracks dito, RTC. Yung totoong RTC, pero... Pero, pre! Ang sakit yung S4. Pre! Open! Pinakachana ng mga creeps natin sa middle yung, ano, barracks. Ano, hindi kayo uwi? Walang uuwi. So, they get to defend the third tower at bottom, and the middle creeps are doing their job and pushing. Tignan mo yung nangyari, oh. Dalawa yung nalaga sa EG. Tapos, isa lang, si Ice lang ang si namatay sa Fnatic. Nalaga sa Fnatic, and they get the middle melee barracks. Grabe yun, tol. The RTZ, the real RTZ is playing at the bottom. Yung, ito na naman yung poser niya. Ay, naka-echo stop kayo, RTZ. Silence has been committed, the Reaper side kill. It's gonna kill. MP as well is running low. Ay, the silence, nabibingi na naman ako. MP, damage per second dito, sasaabot kaya. Yes, fly! We'll get the kill. And then the dagger out from DJ and it's gonna roll out. So, may... Kaso, next... Naku, nangyari sa stream, tol. Na-DC, bro. Nagkaroon ng TLDC, my man. Pero even so, RTC got the split top and then he peeped back to the bottom. Jabs picking up the haste rune right here. He doesn't have any words. Wala silang words, tol. Ang dilim. Lahat ng words kasi ng Fnatic meron sila for defense. Arc Warden has 5.7k gold right now. I think he's gonna use that for buybacks. Kasi kailangan nila yun. He also queued up the BKB. BKB. He needs the BKB. Kapag napag-buyback siya, pero look at that. Wala silang silence. And the Octarine Core is too late already. RTC dies. Will he buyback? Is he going to sell the black hole? The hole coming from Ice. S4. Ayan na yung kumpupanda niya. Oh, nakapag-dagger out. MP is there. Ikaw na lang ang target dito. So, male, DJ is on the bind. Right. Pero hindi, nataka siya. Here at the roll here. Kumpupanda, umabot pa rin. Oy, look at MP. It's burning. Are you able to sustain the damage, stay alive? And then, nabuhay siya. Na-force buyback dito si Abed. Pero look at RTZ. RTZ din nag-buyback eh, oh. He's doing his job, trying to... Ay, sakit kayo. Napakumayo lang si Samuel dito. Gross now. That's been committed. The stun from Earthshaker. Oy, the totem. Not gonna hit. DJ, wala siyang echo slam. But wala siya mag-detail na damage and RT is just doing his thing and right kicking MP going down. Matay tayo dito, sir. Matay tayo dyan, Wong. Ito nasakop na makatapusan ng Fnatic. Naku, kawawa. Hindi sila nakapag-invest kay Ninong. Look at RTC. He has the long range. Wala siyang Dragon Lance dito. I think he had the talent though. So, pag-aba ng range niya, as in malayo na yung damage niya. And now, Fnatic has called GG. And it's the end of game number 1. So, it's a 1-0 in favor of EG. Grabe, EG. Good game, well played. GG from EG, mga kaibigan. Sobrang intense nung first game talaga as in. Wala bang tip na mangyayari dyan? Walang tip na mangyayari dyan. Let's go to our endgame stats right now. Nabiyuhin natin yung ano, ang mahiwagang score. Mahiwagang scoreboard. Tignan mo yung item ni tila EG eh, no? I think napakagandang initiation doon. It's wise for RTC to save buy box. And then habang nagkakaleche-leche doon sa baba, he managed to buy back. And then he went for the objectives and then tamang free hit lang siya doon sa bank. Kati, no? See, ano, yung mga plays na ginagawa ni RTZ right there was just split putting. Split pushing. Yeah. And then habang hinahayaan niya yung mga teammates niya na gumawa ng pressure para doon sa mga Tempest W, which as we can see wala silang palag. We compare it to MP, the carry for Fnatic, he has the most kills. 17. Pero yun nga, as we've said earlier, your kills don't matter. Hindi nila ma-pressure. I stream, follow me. Get the fuck out. I stream, follow.
Anyway, hey, naku. So right there, kills don't matter as long matter. As we always do the objectives. Yeah, tamang push lang. Wala eh. Ang galing ng ginagawa rin ni S4 ng mga spaces kasi talagang napapatras niya yung backline while... Yeah, lalo na pag nagdadive siya with his stump. Yeah. Ano tawag doon sa stump ni Brewmaster? Dabog! Dabog! Urchak. Hindi, kay Ursa yun eh. Kay Ursa. Urchak na yun eh. Pero, although, nice space. Maski ano, like nakikita ang ginagawa nila is nil-disable nila early si Fly. But even more so, hindi na masustain or hindi makukontra ng mga... ginagawa nila yung mga skills and mga right clicks coming from RTZ. Grabe yun eh, no? As in, talagang once, ang pinofocus talaga lang i-disable dito is yung silence ni Fly. Eh, they forgot na dami silang initiation heroes like Kret, S4, so Mail is gonna do the lockdowns with his Reaper Sight. I mean, I would comment ISIS for the black holes, maski wala, hindi naman ganun ka big place, pero okay pa rin yung mga ginagawa niya for the pick-offs, pero wala yung inaantay natin na napagaling na ice na big yan. Place. And true. If we take a look at the graphs, up and down, no? Parang ekonomiya ng Pilipinas, hindi mo alam kung saan pupunta. Hindi mo alam, biglang taas ng stocks, biglang baba, ganun. Wala, pumabor yung stocks kay RTC, nalugi yung stocks ni Abid eh. Lamang na lamang sila at around 35 or 37 minutes, pero yung endgame nga, yung ginawa nila sa bottom na nag-abangan lang at nagsibaybakan. Ayun na yung katapusan nila. So ano, after nito, siguro break muna tayo. No? So titingin muna tayo sa chat. Kamusta kayo, guys? Hindi namin tinignan yung chat eh. Shout out nyo ako, idol ko kayo, Dragon Duo. Buset. Nag-hire na nga siya sa stream right now. He's casting couch. Nag-shout out ako ni Badman, mga ulol. King Inamoyami. Yan. Gusto ko din po kayo makasama mag-cast. Ba't niya natin sama sa casting natin? Next time, bro. Si next time. Si Pai Chopaw. Oo. Clap. Ayun. So, may game 2 pa. Kapag... kapag ano, nakuha ng Egito, naku, wala na kaming trabaho. Tapos na, wala ng game 3. Wala na, finish na. Finish na. Wala na, we're going back to the pastime right now. So wala pa naman. So, you'll see, do you want us to stalk Amen? No, of course not. Of course magaling na siya. Magaling na siya. Ayon na sarili niya. And mag, ano muna tayo? We're going lo-fi on music. We're going on a small break. Alright. Yes. Laters. Joke lang.